para kay Sam. "What's with that face?" tanong ni Anna na nakaupo sa mahabang sofa at nanonood ng TV. "Pagod sa work. Alam mo na, bagong salta ako sa company kaya ang daming pinapagawa sa akin." Niluwagan ko ang necktie ko at inihagis sa kanya ang golden envelope na nasa bulsa ko. "What's this?" tanong nito habang binubuksan ang maliit na envelope. "Invitation para sa isang party na magaganap sa isang araw. Inabot sa akin ang head namin nung isang linggo. Pero ngayon ko lang naiuwi dahil palagi kong nakakalimutan sa drawer ng desk ko. Ayoko nga sanang pumunta dahil mas gusto kong matulog na lang di..." "Oh my God! Babe, pumunta tayo! Social pala yung may pa-party eh." Kumikinang ang mata niya sa tuwa, kaya mas nangunot ang noko. "Ano naman kung social? Come on babe, hindi mo ba siya nakikilala? Isa siyang kilalang designer sa larangan ng fashion. Malay mo diba kapag pumunta tayo, madiscover niya ako, tapos kuning model ng clothing line niya. O diba, bongga yun?" "Hindi ako interesado sa ganyan." "Babe, ano ka ba? Once in a lifetime lang to. Isipin mo nga, invited tayo sa party ni Kalia. That's an honor." "Okay, fine." I let out a sigh. "Thank you, babe." Naglambitin ito sa leeg ko at pinupog ng halik ang labi ko. "Gosh, I'm so excited. Can't wait na makapasok sa event na yun. I'm gonna choose my dress na. Siguradong may in-love ka na naman lalo sa akin." "Yeah, akit na muna ako. Kailangan ko lang magbihis." "I can't believe makakapunta ako sa party ni Miss Kalia." Napailing-iling na lang ako habang umakit ang hagdan. Paniguradong bagong gastos na naman ito. Sigurado naman na hindi siya pupunta ron nang hindi signature ang damit. Kaya ayokong pumunta eh. Siguradong mapapagastos lang ako. "Babe, may napili na akong damit online. Sa debit card mo na lang ha." "Yeah." Wala naman akong ibang choice. "Thank you, I love you." Ikinaway ko na lang ang isang kamay ko at pumasok na sa kwarto. Napasabunot ako sa buhok nang maalalang hindi lang pala damit. May hairstylist, makeup artist at nail artist na babayaran. Hindi pa kasama ron ng sapatos at alahas. Yung susutin ko pa, another gastos pa din yun. Shucks, ang laking gastos nito. Pasalampak akong nahiga sa kama matapos tanggalin lahat ng butones ng polo ko. I feel exhausted. Kaimon. Nakaupo ako ngayon sa harap ng vanity table. Suot ko ngayon ang kulay purple na satin robe at pinagmamasda ng aking sarili sa salaming nasa harapan ko. Tapos na akong make-upan at plansyahin ang aking buhok. Bali straight hair na nakarest lang lahat sa back ang plano ng hairstylist ko. Dahil yun ang bagay sa suot kong long gown. Nakalugay lang tapos may hair accessories lang na crystalline na clip. "Dala ko na ang susutin mo." Pumasok ang nag-aayos sa akin dala ang gown. Inabot niya yun sa akin at sinabihan akong magbihis na. Dahil isang oras na lang at mag-umpisa na ang party. May babaeng sumama sa akin sa loob ng fitting room para tulungan akong isuot yun. Matapos magbihis ay bumalik ako sa dressing room kung saan ako inayusan. Pagkaharap ko sa full-length mirror ay napatakip ako sa bibig ko sa sobrang saya. Hindi ko kasi lubos akalain na makakapagsuot pa ako ng ganitong damit. Naging conscious ako sa sarili ko nung nagkaanak ako dahil tumaba nga ako at nagkabilbil, which is normal lang naman kapag naging nanay ka na. Ayos lang naman sa akin yun dati pero na-trigger lang ako ng physical appearance ko nung nagloko yung asawa ko. Tapos ngayon heto, suot-suot ko ang isang fitted na long gown na puno ng kristal. Kulay rust at magandang yakap sa katawan ko. Not to brag, but feel proud that this gown exposes my curves. "Do you love what you see?" tanong ni Kalia na nasa likuran ko na pala. Ang mga kamay nito ay nasa tigkabilang balikat ko. Nakangiti akong tumangutango. Walang pagsidla ng saya ko ngayon. "Ako ba talaga tong babaeng nasa salamin?" Hindi makapaniwala kong tanong. "Ikaw na ikaw, wala nang iba pa. You look so beautiful on that gown, Monica." Tumagilid ako sa salamin to see the side. The high slit on the left side exposes my thigh. Sobrang ganda ng fitting at nakakaputi ang kulay. "Thank you, ikaw rin sobrang ganda mo. As always." She laughed and flipped her hair. Naka-beach gown siya na puno ng silver crystal beads. Backless,
fitted that exposes her curves, tank top style. At may slit din katulad ng sakin. She's look stunning. Idagdag mo pa ang kilos at pananalitayang pangmayaman na may bonus pang self-confidence. Doon palang panhalong panalo na. I feel proud to myself habang pinagmamasdan ko ang sarili ko. Lumapit ako at hinawakan ng salamin gamit ang kaliwang kamay, habang ang isa naman ay kinakapa ang mukha ko. Hindi makapaniwala na ako talaga yon. Para akong bumalik sa college. I can't believe na makikita ko pa ng ganitong sarili ko, Kalia. Kung anong mayroon ka ngayon, pinaghirapan mo yon. Alam kong hindi naging madali sa'yo ang mga workouts, trainings, at pag-aalaga sa sarili habang nagtatrabaho at nag-aalaga ng mga anak. Pero nagawa mo, kaya binabati kita, Monica. Salamat. Hindi kong magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa'yo. It's all your effort, Monica. Masaya ako na nagbunga lahat ng paghihirap mo. Worth it lahat ng pagod, iyak, sakit ng katawan, at pagtitiis na di makain yung mga gusto ko. Ipa-final retouch ka na para after nyan, alis na tayo. Malapit na mag-umpisa ang party. Be ready, dahil may pasabog kang gagawin mamaya. Anong pasabog? Tanong ko dahil wala talaga akong idea sa kung ano ba ang tinutukoy niya. You'll know it later. Just be confident at alalahanin mo lang yung mga tinuro ko sa'yo. Tinindatan niya lang ako tapos naupo na siya sa mahabang couch habang naghihintay. Pinaupo ako ng hairdresser at makeup artist sa harap ng vanity para sa final touch. Tapos na naman si Kalia na ayusan kaya nakaupo na lang siya at nagbubuklat ng magazine na designs niya ang content. Bukod sa gym workout, healthy diet na may meal plan by my nutritionist, Arnie's class, at taekwondo training. Pinaturuan din ako ni Kalia kung paano kumilos ng may class. Yung kung paano ang tamang lakad, upo, pagkain, proper posture, at kung paano makipag-usap with boys. Matapos kong i-final touch, ay magkasabay na kaming lumabas ni Kalia sa gusali niya. Iilan lang ang mga nandito ngayon dahil uwian na. Maaga rin silang pinauwi nito dahil sa event nga mamayang 7 p.m. Pinagbuksan kami ng guard at lumabas na kaming dalawa. Saktong pababa na kami ng steps nang may dalawang magkasunod na kotse ang huminto sa harapan namin. Isang kulay puting Lamborghini at isang itim na Bugatti. Sobrang angas ng sasakyan na para bang sinampal ako na mahirap akong tao. Lumabas sa puting Lamborghini ang lalaking nakaitim na tuxedo at may puting long sleeve polo na pangloob. Sa Bugatti naman ay lumabas si Ali na naka-black tuxedo rin at polo sleeve na itim sa ilalim ng coat na yon. Bukas ang tatlong botones at may gold necklace na may rectangular pendant. Pareho silang walang necktie. Oh my gosh, ang gagwapo nila! Kinikilig na pinaghahampas ni Kalia ang braso ko. Yeah. Sagot ko lang habang nakatingin sa magpinsan. Hindi ko i-deny dahil sabi nga, bad daw magsinungaling. Inilahad ng dalawa ang kamay sa amin at pakiramdam ko tuloy ay isa akong prinsesa na bumababa ng hagdan. Bumilis ang tibok ng puso ko sa pinaghalong kaba at excitement nang hawakan ko ang kamay ni Ali. Pinagbuksan kami ng mga ito ng pinto at sumakay sa kanya-kanyang kotse. Siyempre ako kay Ali sumakay. I mean, sa kotse ni Ali. Nililinaw ko lang dahil baka kung anong isipin niyo. Masama yan, kapatid. Nasa unahan namin ang sasakyan ni Laklia. Pinauna namin sila dahil sila ang pinakakilangan sa party. Tiningnan ko ang labas ng nakasarang bintana. Madilim na at marami na ring ilaw sa labas. Amoy pabango ni Ali ang buong kotse. It smells so manly. Ang sarap lang amuyin. Nilingon ko ang lalaking nasa tabi ko at seryosong nagmamaneho. Shucks, ba't ang gwapo? Bagay sa kanyang black dahil mas pumuputi siyang lalo. Ang ganda rin ang hairstyle niya. Binawasan sa likod at konti sa gilid. He looks so neat. I can see those veins in his hand while he's holding the steering wheel. Ay, paray naka-Rolex na gold. Ibinalik ko ang atensyon ko sa labas. Gusto ko sanang buksan ang bintana dahil masarap sa pakiramdam ang hangin kapag gabi. Pero hindi pwede dahil siguradong lilipay-payin ang buhok ko. Magugulo kaya huwag na lang. You look stunning. Sabi niya kaya napalingon ako. Anong sabi mo? Ang sabi ko, sobrang ganda mo, Miss Monica. Bakit ngayon lang ba ako maganda?
Maganda ka araw-araw, but tonight, you surpass the definition of beauty. Malakas ka pala mang bola. Pahambol ang ate niyo siyempre. Sakto lang. So nambobola ka nga lang talaga. Tinasan ko siya ng kilay. Ay taray, feel na feel niya yung naka-perfect eyeliner at brow soap niyang kilay. Pangasar nito sabay tawa. Shucks, bakit nakakaakit siyang tumawa? Ang unfair ha? Ako kasi tawang parang sirang makina. Minsan tawang palakapa. How did you know about the eyeliner and brow soap? Gumagamit ka siguro nun. May kilay na ako so aanhin ko pa yun. Nangasar ka ba na wala akong kilay? May kilay naman ako pero may mga part na kailangang i-fill in para mas magmukhang visible. No, I'm not. I was just telling you that I don't need that since okay naman ang kilay ko. So how did you know? Bakla ka siguro. Biglang pumreno ang sasakyan at huminto kaya napasigaw ako. Nang tingnan ko siya ay seryosong kanyang mukha at masama ang tingin sa akin. He looked so upset. What did you say? Wala. Never mind. I think I heard something. Inilapit nito ang mukha sa akin kaya napatras ako. Iniisip mo lang yon, Engineer Del Valle. Palusot ko, sana lang makalusot. Parang mayroon talaga eh. Akala mo lang yon. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga nangasar na bakla? Namilog ang mga mata ko nang maalala yung ginagawa at madalas sabihin ng mga kaklasiko na inaasar na bakla noong high school. OMG, he's staring at me, waiting for my answer. Napalunok ako bago bumuka ang bibig para magsalita. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit ba sa takot o dahil ang lapit niya sa akin masyado. Hinahalikan? What? Nag-iwas siya ng tingin habang nakakagat labi upang pigilan ang sariling matawa. Teka, mali ba yung sagot ko sa tanong niya? Bakit ka tumatawa? Inis kong tanong sa lalaking kasama ko. Yun naman talaga ang madalas na sinasabi ha. Binasa nito ang pang-ibabang labi at nag-angat ng tingin sa akin. His pinkish lips look so healthy and soft. Bumaba ang tingin nito sa aking labi bago tumingin sa mga mata ko at nagwika. So, gusto mo na halikan kita? Sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang nakatitig ako sa mga mata niya. Ano raw? Hahalikan ako? Warda! Gusto ko siyang itulak pero hindi ako makagalaw. Hindi ko rin maibuka ang bibig ko. Kumurba ang ngiti sa labi niya. Just kidding! He chuckled and go back to his seat. Huminga ako dahil mukhang nakalimutan ko kanina. That's not what I mean, okay? I know. And don't worry, I won't kiss you. Never. Alam ko din naman na hindi mo yung gagawin dahil alam mo na may asawa akong tao. Di ka sure? Sabi nito at kinindatan ako. Tinaasan ko siya ng kilay. So gusto mo pa maging kriminal? Kung para sa babaeng pinakamamahal ko, handa ako. Natahimik ako dahil bigla siyang naging seryoso. Alam kong hindi siya nagbibiro sa sinabi niyang yun. I found it sweet para sa babaeng mamahalin niya. Pero at the same time natatakot dahil alam kong hindi birong makulong at walang taong gustong mabilanggo sa ganong klaseng lugar. Umandar na ulit ang sasakyan at naging tahimik ang biyahe namin. Makalipas ang 15 minutos ay narating din namin ang hotel kung saan gaganapin ang event. Huminto ang sasakyan sa parking space at may kinuha siya sa backseat. Iniabot niya sa akin ang paper bag na kulay itim at may gold na ribbon. Ano to? Buksan mo na lang kaya. Pagsusungit nito. Puno ng excitement kung binuksan ang paper bag. May nadukot akong puting kahon doon na maliit. I gave him a questioning look. Pero sinanyasan niya lang ako na buksan niyon. Inalis ko ang kulay gold na ribbon at binuksan yon. Namilog ang mga mata ko nang makita ang isang gold bracelet na may kumikinang na diamonds sa paligid. Seryoso ka ba rito? Yeah, why? Diamond ba to? Of course it is. May problema ba? No, hindi ko matatanggap. I'm sorry. Ang mahal niyan, ano ka ba? Then? Nakakahiya, baka mawala ko pa. Alam mo naman marami akong ginagawa sa buhay. Saka dalawa lang kasi yan, it's either hindi ko nga mawala or maputulan ako ng kamay ng mga snatchers. Funny ka.
He laughed and rested his face on his arms on the steering wheel. You know taekwondo, boxing, and arnis. So what else do you worry? Pero nakakahiya kasi. It's my gift, kaya wala kang dapat ikahiya. Hindi ko naman birthday ah. Bakit? Kapag birthday lang ba, dapat may magbigay ng regalo? Hindi naman. Inilabas nito ang bracelet sa box at kinuha ang pulisuhan ko. Isinuot nito sa akin ang bracelet. Ramdam ko ang lamig nun sa balat ko. It fits well. You look better. Salamat. Gosh, nakakahiya talaga. Bakit mo pala ako binigyan ng bracelet? A friend of mine is an owner of a jewelry shop. She offered that and then I remembered you. He pulled out the key. Let's go there now. Everyone are waiting. Una siyang bumaba ng sasakyan, tapos ay umikot ito para pagbuksan ako ng pinto. He offered his arms at nahihiya akong humawak roon. Habang naglalakad kami papunta sa event place, ang tanging dasal ko lang ay huwag mahulog o mawala ang bracelet na nasa braso ko. Diyos ko, kahit yata tumanda ako sa pagtatrabaho sa restaurant bilang cook, hindi ako makakabili ng ganito. Ang daming press sa labas at ganun din sa loob ng event place. Lumakad kami ni Ali sa aisle na may red carpet. Sunod-sunod ang flash ng camera. Hindi na naman ako masyadong kabado kahit hindi sanay sa ganito. Because they trained me for this. Pagpasok namin sa main door ay bumungad sa akin ang malawak na lugar na pagdadausan ng party. Mataas ang ceiling at may mga nagkikinangang chandelier. May mga bilog na table, ilaw at stage sa bandang dulo. Mayroong spaces sa gitna na para marahil sa mga sasayaw mamaya. Napakaganda ng gayak at halatang isang professional na event stylist ang kinuha. Sigurado na yan dahil party to ni Kalia para sa opening ng bagong branch ng kanyang clothing line. Dinala ako ni Ali sa magiging table namin. Nandoon na rin sila Kalia na naghihintay sa amin. Ano kaya ang pasabog na sinasabi ni Kalia para kay Monica? Ano naman kaya ang magiging reaction ni Sam kung magkita sila ni Monica sa event? Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto ng His Wife and Mistress. Maraming salamat!